So today I rode the bus going to Manila because I needed to get some baking supplies. I have a cake engagement on the 15th, so it's just 5 days from now. It's also my daughter's birthday. She's in Manila, and I hope that she's actually doing fine and having a great day with probably with her friends. So ayun na nga, pupunta ako ng Manila para bumili ng mga baking supplies. So samahan niyo ako today. Wow, look at those. Minsan masarap magbiyahe tapos tumingin ka lang sa labas ng bintana ng bus. Ayan, ang dami mong makikita. Tingnan mo. Wow. Guys, medyo maaga pa ako dumating, so hanap tayo ng makakain kasi I didn't have breakfast. So here, I found it na. Jamaican patty. Itong isa, Mediterranean. So I think I'm gonna choose the... Teka. Sige, miss one, pinatubo. Alam ko na, ito. This one, cheesy beef, pinatubo. Ito yung favorite ko. Ayan, Jamaican patty. Let's eat! Excited na ako! SM Hypermarket waiting for the supplier's shop to open at 10 o'clock. It's still closed. Up to this time I have to wait for a few minutes because it actually opens at 10 p.m. Yung aking supplier for baking needs ay nasa third floor I guess. I don't remember, but basta kasi lumipat sila. It's actually all about baking here at SM North. So I'm waiting, still close. Okay, mali tayo ng daan. Nandito na pala sila. Where is that? Guys, all about baking. Lumipat kasi sila. So, nagkamali ako na. Ito na po ang bagong part. All about baking. Baka naman. Ayan. Papasok tayo, guys. Mamibili tayo na baking supplies. Guys, lumipat na naman ako. Sumakay ako ng isa na namang cab. Kasi hindi naman sarado. Pero, nire-renovate yung lugar ng supplier ko. So, pupunta ako sa main branch nila. Okay? It's not very far from SM North. It's just at Congressional. Very short drive lang. So, we're heading that way already. Ayan. Namiss ko yung Manila. Halos lahat ng mga items na kailangan ko. Kasi yung dito sa SM North ay under renovation. Kaya kulang-kulang yung kanilang mga supplies. Ito na. All about baking. Congressional. Galing na tayo ng SM. At wala. Nire-renovate doon. Kaya lumipat ako dito sa Congressional. The main branch. Okay? Mas maraming stocks dito. So, kinat ko na lang, guys. Hindi ko na nakwento na pagdating ko ng main branch, nag-transfer na naman ako ng another branch, which is sa QAV nila. And finally, I'm actually here sa bus on the way back to Pampanga!
apartment ko. So, nasak ako sa presyo. Mamaya malalaman nyo kung magkano ang total ng napamit ko. So guys, I'm back in my apartment at na-shock ako. Ito yung resibo. Ang kailangan ko sa tooth year fondant cake na gagawin ko for October 15 ay nagkakahalaga na 3,136 pesos. Wala pa po dyan yung transportation, gas na gagamitin ko sa pagbe-bake, at pagod at puyat. So kung nagtataka kayo kung bakit napakamahal ngayon ng mga customized cakes na quality ha, kung gusto niyo talagang masarap to, ito po yung resibo galing sa supplier. Nakikita niyo po ba? Ayan. Kaya halos wala na pong kikitain. I mean, so yung ibang mga kliyente na nagre-reklamo at akala nila tinutubuan sila ng malaki, ngayon sobrang hirap na pong kumita sa cake. Dati po, kalahati, no? Malinis yun. Pero ngayon, kahit 1/4. Pero syempre, wala ka na halos kikitain, pero gusto mong magpasaya pa rin sa mga tao at hindi ka naman makahindi sa mga clients mo, lalo na yung mga repeat clients mo. Dahil, syempre, gusto mo ding makapagbigay ng kasiyahan sa kanila, sa mga celebrations nila, you know. A lot of people are actually asking why I stopped baking lately. This is because hindi ko kayang i-jeopardize yung quality ng cake na ibinibigay ko sa mga kliyente. Masakit sa loob ko yon yung pag hindi ko na-exceed yung expectation nila. So, sana po maintindihan yung mga ibang suppliers kung bakit nagtataas po sila ng presyo. Dahil po dyan, hindi lang yun ha, biruin nyo, 3 suppliers po, 3 branches ang pinuntahan ko po ngayon dahil Burr month ngayon. Ang hirap-hirap po talaga magpabook na, lalo na yung mga month of December. Talaga pong nagkakaubos na po lahat halos ng mga stocks sa mga suppliers. So, biruin nyo yung pagod ko na yun. Papalipat-lipat ako ng branch hanggang makadating ako sa pinakamalayong branch at pabalik dito sa Pampanga. At ang aking kliyente ay taga Quezon City po. Doon po gagawin ang kanyang birthday ng kanyang anak. So, babalik po tayo, ha? At babalikan po natin sa mga susunod na araw, in 2 days to 3 days, makikita nyo na po kung ano pong itsura ng cake na gagawin ko. Okay? So, stay tuned at don't forget to like, share, and subscribe to my channel para naman tayo ay maging happy lahat. Okay? Salamat! God bless! Correction, 3,513 pala. Kasi meron pang VAT, yun, at 12% VAT. At ano ba to? May dami nilang nilalagay. Ay, kumaintindihan. Nakakaloka. Ayun, bayaran mo na lang tapos anuhin mo yung resibo o yan o. Diba? Makikita nyo ba? Ini-screenshot ko na lang para sa inyo. Nakaka-shock. Pero inyo, 2-layer, size 8 and 6 lang yun. Dati 2,000, siguro, more or less 2,500. Yun lang yung magagastos mo. Pero ito, wala pa tong eggs. Wala pang oil na gagamitin mo. Ito lang yung mga cake board, styro, yung mix, yung chocolate cake mix, yung fillings na ilalagay mo. Terrible. Actually, birthday ng anak ko ngayon. Yeah, she's in Manila. Di ko nga siya nagawa ng cake or ano kasi
wala akong gift sa kanya kasi ayun, sana kung mapanood niya to, maintindihan niya, wala na talaga natira. Pang-transpo na lang, pang-deliver ng cake. Ayun, iyak tuloy ako. Ay, nako.